Kumusta mga brad? Naniniwala ba kayo na ang tsamba ay mas malupit pa sa swerte? Kasi ako, oo. Ang tsamba kasi, yun yung tinatawag nilang one time big time. For example, nakapulot ka na 1,000 sa kalsada. Ang tawag doon, tsamba. At kapag tumaya ka naman sa loto, tapos tumama ka pa, ang tawag pa rin doon, tsamba. Pero kapag nakakapa ka naman ng tae sa kalsada, tsamba pa rin ba? Siyempre hindi. Ang tawag doon, yaks, ew. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpa dito sa aking walang kwentang channel, ay huwag ka na mag-subscribe. So siguro naman ay may idea ka na kung para saan ang video natin ngayon. So balikan lamang natin kung kailan nga ba ako nag-umpisa mag-upload ng mga walang kwentang video dito sa YouTube. So kung hindi ka naman bulag, malamang nakita mo dyan ang March 10, 2019. At ito nga po ang kauna-unahang video na in-upload ko dito sa aking walang kwentang channel. At sino nga po ang mag-aakala na papanoorin ito ng mga tao? Samantalang walang kakwenta-kwentang video ang ina-upload ko dito. At syempre, bilang isang kamote rider. What? Ay mali, ulitin natin. At syempre, bilang isang motorcycle rider, ay nangarap din naman akong makabili ng mga piyasa ng motor. Pero sa mga panahon na yan, pang gas at change oil lang talaga ang kaya kong i-provide. Take note, 2019 pa yan. Hindi pa uso yung salitang corn beef 19. At yun na nga, pumasok ang 2020. Grabing struggle ang pinagdaanan ko dito. I mean, grabing struggle pinagdaanan natin dito. Halos tayong lahat ay pinadapa ng pisting COVID-19. At halos lahat ay umaasa na lang sa iyod ang binibigay ni Cap. At ang malupit pa dito, hindi mo pwedeng gamitin ang salitang bahala na si Batman. Dahil maging si Batman nga din po ay apektado din ng pandemic. Katunayan nga po, nag-drive na lang siya ng balahabal para kahit paano kumita din ng pera. At maging Spider-Man nga din po ay pinasok na rin ang pagiging Mr. Speedy Rider. Kaya wala tayong karapatan magreklamo sa buhay. Kung madapa ka man, bumangon ka lang. At tingin-tingin ka muna sa paligid, baka may nakakita. Nakakahiya. At ito na nga, pumasok na ang 2021. Na masasabi kong medyo swerte. Dahil nga po ang dating Motolab na nangangarap lamang na makabili ng piyesa ay nakabili na nga po ng bagong motor. Sana all. Yes po, dahil nabili ko na nga po ang isa sa mga pangarap kong motor. At ito nga po ay yung pinakabagong Raider 150. At take note, dahil ang binili ko po ay yung kanilang limited edition na may color combination nga po ng green, orange at black na masasabi kong napaka-pogi. At alam ko sa mga oras na ito ay nagtatype ka na dyan sa comment section na congrats Motolab, o di naman kaya tinatype mo na dyan yung salitang sana all. So maganda sana kung patapusin muna natin ang video bago tayo mag-comment. So bago ko nga po ipakita sa inyo ang bago kong motor, pag-usapan muna natin ang specs sa motor na ito. So ito nga po ang bagong Raider R150. At ito po yung carb version na 2021 model na nilabas nga po noong November 2020. At ang kanya nga pong decals ay inspired doon sa Suzuki JSX-R na talaga nga namang napaka-pogi. At ang specs naman niya ay syempre same pa din doon sa nauna kasi hindi naman talaga siya nag-upgrade ng engine. So ito nga po ay mayroong 147.3 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 bulbs. At ito po ay naka oil cooled. At pagdating naman sa kanyang power, ito po ay mayroong 15.4 horsepower at 9,500 RPM. At mayroong 12.4 Newton meter at 8,500 RPM. At mayroong 4.9 liters fuel tank capacity. Siyempre, pagdating sa kanyang braking system, parehas po itong naka-disc brake sa harap at likod. Pero hindi pa po siya naka-ABS. At narito na nga po ang actual review sa bago kong motor. Siyempre, ipasok ang malupit na music. Apoy tayo, ikaw ay akin. Ay, sorry. Take two, take two.
bagong bili ko ng motor, mga Brad. Ayun, di ba? So, ang dami nang nangyari. Sinong mag-aala na sa loob lamang ng isang taon na yun, gagawa-gawa ng content sa YouTube, puro kalokohan. Siyempre, nagkaroon ng mga subscriber, nagkaroon ng mga bashers. So yun, mga bashers, ang hirap naman magsalita dito, nahihiya ako, marami mga taong dumadaan. So yun nga pala, kakabili ko lang nito. Tapos, siyempre, pinalitan ko na agad ng puwan. Flat seat na rin yan. Tapos, yun, di ba? Ganda. So, ito nga pala yung bagong labas ng Raider ngayon. Anong kulay nga ba ito? Sa pinaghalong orange, green, tapos black. Pero ang nakalagay talaga sa registro niya is black. Tapos, yung sa gauge panel naman niya, naka-ano dito ng konti. Tawag nito? Tawag nga nito, digital. Tapos ito naman yung sa RPM niya. Siyempre, naka-ano pa rin, naka-analog. Tapos, marami pa akong ano dito, babaguhin, papalitan ko. Siguro, ang kulang na lang siguro nito, gold bolts dito, dito. Syempre dito. So pag-iipunan ko muna yung pang gold balls kasi wala eh, medyo alanganin eh. Tapos yun, basta happy lang ako na nabili ko na yung motor na pangarap ko. Kaya para sa inyo na ano, na nangarap din, kayang-kaya nyo yan, di ba? Oh, ganda niya mga Brad. Ang ganda niyan. Tapos syempre, dahil hindi naman talaga to na-upgrade, kumbaga nagpalit lang ng kulay, ang specs sa makina niya is same pa rin doon sa naunang version. So ang pinagbago lang talaga niya is yung sa fairings. Tapos naka double ano na rin yan, naka disc brake sa harap at naka-disc brake na rin sa likuran. Yun. So, ang sarap niya ang dalhin, mga Brad. Sobrang sarap talaga. Yan, diba? Wow. Para kang ano, parang kakaiba talaga. Tapos, ano pa ba ang kailangan? So, wala na siguro akong may isip na idadagdag dito kasi, tingnan naman, napakupuwi talaga ng bago kong motor. Yan. So, yan siguro, masabi ko. So, ang kinis talaga ng ano niya. Sobrang sexy yung hubog ng ano niya. Ganun talaga. Tapos, ano pa ba? So, yung sa clutch naman niya, medyo ano lang siya, swabing-swabe. Hindi siya matigas. Hindi siya nag-stop-stop. Basta maganda talaga yung sa clutch niya. Tapos, sa brakes naman niya, sa unahan, syempre naka-disc brake na rin. Kaya may power talaga siya kapag nag-stop ka ng ano, ng ayan, ng quick start. Tapos, yung sa ano naman niya, ano talaga yan, malambot. Syempre, diba? Tapos, yung sa ano niya, kuha niya, yan, tingnan niya naman yung mga Brad. Ayos yan, panalong-panalo yan. Yun. So, ganyan naman, bagong Raider yan mga Brad. Saan kayo makakita ng ganyan? Diba? Panalo. Panalong-panalo yan mga Brad. So, sa nga pala. So, sa mga magtatanong ito kung nasaan yung susi, syempre hindi ko muna nilagay yung susi. Ano naman tayo, masyado tayong maselan sa mga gamit. Hindi kaagad natin na ano dyan, baka mamaya kasi may dumating na tao tapos biglang makarnap yung motor natin eh. Mas maganda na pag nakahinto ka, wag mo talaga muna ilalagay yung susi. Kasi hindi natin alam yung lugar. Tulad to, may dumadaan ng mga motor, hindi natin masabi yung panahon eh. Mamaya, ano pala to, medyo alanganin, sasabihan tayo ng oh, karnap to, hold up to. Mas
Buti nang wala yung ano dito. Para ano. Tapos, ano pa ba nga natin dito? So dito na lang gold bolts tapos saka yung lagay ng cellphone, binilhan ko na rin yan. Ito. Excuse me muna pa eh, alis na ako. Ay, sa'yo pala ito boss? Oo. Ay, sa'yo na boss. Pogi kasi boss eh. Yung boss. Sa'yo na boss. Sige. Pogi kasi. Tango. Pogi. Ay na, hindi pala akin yun. Akala ko akin. Ay na, alis na nga tayo dito. Baka mamaya ang password. Why are you running? Why are you running? So yun na nga mga brad. Nawamali ko ba kayo? Sorry naman. Ang totoo niyan ay hindi ko talaga motor yun. Nadaanan ko lamang yon sa gilid-gilid habang ako'y naglilibot-libot. At dahil wala naman yung may-ari, kaya ginrab ko na yung opportunity na magawa nito ng quick review. Sobrang pogi kasi talaga ng raider na yun eh. Kaya di ko talaga maiwasang mapahinto. At yun nga po ang tinutukoy ko kanina na chamba. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakakita ka ng ganong kulay na raider. Dahil sa pagkakalam ko nga po, yun po ay limited edition. Kaya para dun sa mga nawamali, sorry po. At para na din sa kalaman ng lahat, hindi pa po ako kumikita dito sa YouTube. Kasi nga po, wala pa po akong bank account. At kaya po ako walang bank account, kasi ano naman ang ilalagay ko doon? Alangan naman naglagyan ko ng bulbul ko yun. So hanggang dito na lang muna tayo mga brad. Pero bago yan, titirahin ko muna yung isang basher ko na minura ako. At yan nga po ang sinabi niya. Tangina mo, pangit mo magsalita. Ah, ganun. Ikaw na tayo ng aso ka. Hindi ka talaga updated eh, no? Alam na ng lahat na pangit talaga ako magsalita. Hayop ka. Kaya nga hindi ko na pinagpatuloy ang pangarap kong maging singer. Kasi yung speaking voice ko pa lang ay talagang sintonado na. Pero may iba tayo. Parang ang bilis mo yatang lumaki. Kasi parang kailan lang nasaksihan ko pa kung paano ka iluwal dito sa mundo. Ayan o, oh, ang cute-cute mo pa dyan. Kaso, baho. Oh, pasensya ka na. Tinira mo ako eh. Kaya titirahin din kita. Bobo ka pala eh. Porkit naging mabait ako dun sa ibang video ko, mumurahin mo na ako ng ganito. Ulul, fuck you. At dahil dyan, shoutout na natin ang ating mga tropa. At bukod dyan, ay talagang ikiklaim ko na ito. Na ako na yata ang may pinakamaraming shoutout sa bawat video. Siyempre, love ko kayo eh. At wala rin akong karapatan na tumanggi sa mga pa-shoutout nyo. Sana hindi mag-collapse si Pareng Kambing. So shoutout nga pala kay Ronnie Tampipi. Shoutout kay Pilman Langit. Shoutout kay Melvin Bilin. Shoutout kay Ron Hardinico. Shoutout kay Phil De La Peña. Shoutout kay Cora Sofia Napoles. Shoutout kay Tigbak 18 Salas. Shoutout kay Albert Kumiya. Shoutout kay Justin Gumapak. Shoutout kay Rico Barnuevo. Shoutout kay Kendall Brian Bearby. Shoutout kay Andy Jasmine. Shoutout kay Coalmine Vlogger. Shoutout kay Rem. Shoutout kay Carmelo Tanete. Shoutout kay Carlo T. Shoutout kay Jezreel Gianag. Shoutout kay Elmer Balasi. Shoutout kay Mikdar Yusuf. Shoutout kay Willa Baliw. Shoutout kay Burly J. Rosales. Shoutout kay Kurt Ariel Rivera. Shoutout kay Jacobski PH. Shoutout kay Giancarlo Armenta. Shoutout kay Ace Alexis. Shoutout kay Malditong Hilaw Adventures. Shoutout kay Ayan Oklos. Shoutout kay Brandix. Shoutout kay Mavi Villares.
Shoutout kay Jester J. Mayor. Shoutout kay GR Huwet. Shoutout kay Riboy Diligensya. Shoutout kay Nathaniel V. Saide. Shoutout kay Mark Hansen. Shoutout kay Lewitsky TV. Shoutout kay Joel Viluan. Shoutout kay Gilfax Official TM. Shoutout kay Christopher Rasilis. Shoutout kay Motobox. Shoutout kay Ban7. Shoutout kay Silent Motovlog. Shoutout kay JN Danios. Shoutout kay Roberto Gonzales. Shoutout kay Paano Mo Nasabi. Shoutout kay Chester Lidot. Shoutout kay Floor D. Rain Bedoy. Shoutout kay Grayken. Shoutout kay Michael Fontanilla. Shoutout kay Brando Abdul. Shoutout kay Zeki Anbela. Shoutout kay Ricky Tumandan Vlog. Shoutout kay Ador Sabagala at kay Billy na Dakog Mata. Shoutout kay 1201 Slipknot. Shoutout kay Minicraft Buddy Babanto. Shoutout kay Ramhir. Shoutout kay Veron De Gracia. Shoutout kay Dave The One. Shoutout kay Jay Suaverdes. Shoutout kay On The Spot Moto. Shoutout kay Juan and Carlo. Shoutout kay Brian E. Miraflor. Shoutout kay Finder Stratocaster. Shoutout kay Eric Castilla. At last but not least, shoutout sa may-ari ng Raider na si John Drill Serapin. So hanggang dito na lang siguro muna tayo mga brad. Kung may gusto kayong sabihin, mag-comment na lamang sa baba. At muli, ride safe, stay at home at stay safe. At syempre, stay alive. Okay, bye.